Good morning mga ka-styles. Ito ay papakita ko sa inyo, nagkaroon na po ng vine or stalk ang aming purple ube. Ayan po. 3 buwan na po kasing hindi naluluto. Hindi ko na ipa-vlog. Kaya nagkaroon na siya ng newly bloom stalk. Kaya tatanggalin natin ito mga guys. Itatanim natin. Ayan po. Ayan na siya. Itatanim natin para magkaroon ng panibagong ganito kalaki. After 1 year, magiging ganito na siya kalaki. Itong itatanim natin. I-update ko kayo habang lumalakas siya. Meron pang isa doon guys. Sa labas. Tignan natin. Ayan siya eh. Bali 3 to kaso lang last week. Pumunta yung kapatid ko dito, hiningi yung mas malaki dito. Ayun, dinala sa barrio. Kinuha na yun siya. Ang laki. Super laki po. Ang bigat. Mga siguro mga 6 na kilo po. Sana magkaroon na tayo ng time para i-vlog siya. Iba-vlog ko po kasi siya. Iluluto ko siyang halayang ube. Kaya kailangan ng malaking kawali. Yung malaking kawali kasi di kakasya sa maliit na kawali. Yung kawaling pang luto, pang kasal. Ganun. Kaya, may bigyan natin ng time. Sishare ko rin sa inyo ang pag-vlog nun at pag-luto. Ayan, ang aming ube. Super laki po ang aming ube. Yan po. Ito yung ating tinanggal. Yan siya. Galing dyan. Yan po. Yan. Tatanim natin to. Ano na po? 3 months na kasi hindi na iluluto. Kasi may plano po akong i-vlog siya. Yan. Yung pagluto ng halayang ube. Kaya ayan. Napabayaan sa tabi. Napakalaki po. Ayan. Super laki. Actually, tanim to ng kapatid ko dito. Ayan. 1 year na siya mahigit. Nung December pa namin to tinanggal. Ay, January po. Bising kinuha namin. Ayan. Bara yung ino namin. Yung malaki. Super laki niya, mga guys. Bali, 3 po ito. Mas malaki yung isa dito. Hiningi ng kapatid ko. Ayan. Meron pang isa dun sa labas. Super haba yung vine. Yung stalk. Kaya itatanim natin. Tatanggalin natin. Wait lang po. Lalabas tayo. At ito na titingnan natin. Tsaka ito yung isa. Maliit. Pang binhi po. Pang tanim. Ayan po. Pero yung 3 pirasong ganito na itanim ko na pakikita ko sa inyo. Last 2 weeks ago tinanim ko. Ayun, meron na pong propagate na damo na stalk doon sa kanya. Kanya, papakita ko sa inyo doon sa labas. Guys, ito na oh. Dito po ito sa may laundry area namin. Matagal na po ito siya. Ayan po. Ayan, marami po ako nakababad na labahan. Ayan. Ito po siya. Mas mahaba kaysa dito. Nasa loob kasi ng bahay. Ito, nakatago doon sa loob. May kusina namin kaya hindi siya humaba kaagad. Pero itong nandito na sa open air. Ayan po. Ang haba na po ng kanyang stalk. Ayan po.
umakyat na po doon. Ayan siya. Paakyat po sa taas. Ayan. Ang haba niya po. Ayan siya. Ito yung pinakadulo po. Ayan siya mga guys. Nakakatuwang tingnan. Ililipat po natin. Bibigyan natin ng time para ilipat mga guys. Ang haba. Ayan po. Ayan. Ito po siya. Ang haba po. Ayan. Ayan siya. Ito yung dulo. Super haba. Mga 1.5 meters. Isang dapat. Okay. Itatanggalin natin siya. Guys, itatanim natin. Dito ata, dito siguro. Yan po siguro dito. Yan, dito na lang po. Hirap naman kung walang camera man. Dito natin itatanim guys sa kanyang mga kalahe. Ito po yung binabanggit ko po kanina na naitanim ko na po 2 weeks ago or 3 weeks. I'm not sure. Basta wala pang isang buwan mga guys. Yan na po siya. Yung katulad ng maliit na yun na pinakita ko sa inyo kanina. Ganun kalalaki ito tinanim po. Nabuhay na po sila. Ayan po. Katabi na po. Itinabi ko dito sa aming sigarilya sa wing beans. Ayan. Para umakyat din sila. Ito po yung kanyang kasama. Bali, 3 puno po itong tinanim ko dito. Ito po, ayan po. Ayan na po, mas nataas na. May dahon na kasi naka-expose sa sunlight. Ayan, 2 yung nakita ko dito. Pero 3 po ito. Ayan, hindi pa lumalabas yung isa. Ayan. Banda. Dito ko tinanim yun. Ayan. Ito na nga po. Dito nga po. Ayan. Ayan po. Oh. Ayan. 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 Ayan siya. Cute. Ay. Tatanim na natin. Guys. Ito na po ang aking tanim na ube. 3 weeks na po siya dito sa lupa. And ito rin ang isa. Bali 3 puno siya. Yung isa po nahuli, ayan po. Ayan siya. Ang liit pa. Update ko kayo. Guys, ito lang ang gamit ko. Nawawala yung ita. Wala akong ita. Nanghihiram na ako sa kapatid ko. Kaya lang wala na siya umalis. Gusto ko na pong maitanin. Ito na lang kung sila. Maganda po dito yung lupa eh. Dito ko po siya itatanim. Kadikit nitong isa. Ayan po. Para maging 5 na siya. Sayang. Actually guys, napakalambot ng soil. Ito po siya eh. Dito natin ilalagay. Lalim natin. Kakamayin na natin para mabilis. Ito.
lalaliman natin mga guys para madaling lumaki ang kanyang laman. Napakalambot din ng lupa guys at saka napaka-healthy ng soil. Ayan po. Napaka-itim. Kaya mataba yung wing beans namin, itong sigarilyas mga guys. Tatabi ko siya dito para akyat din siya doon. Nadagdagan na lang natin ng bahay akyatan. Lambot, ay kutsilyo lang po pala itak. Yan na po guys, malalim na. Tatanim na natin. Pupwesto muna natin kung paano yung pag-akyat niya. Saka natin lagay yan pambakan ng lupa. Yan ito siguro guys. Ganyan. Then dito siya. Magiging dito. Yan. Lalagyan na lang natin ng isa pang kahoy na kanyang kakapitan. Yan din na. Done na po. Ito yung kanyang mga ugat. Lalagay na natin. Sasama natin mga habang ugat. Yan. Okay na siguro to. Pag ganyan. Palapag po. Ayan po. Ganyan na lang. And then. Yan na po. Done na. Ito pa pong isa. Yan. Ito po. Lalagyan din natin. Ha? Tinanggal ko po muna itong baka. Tatanim ko lang. Apat na araw pa lang po. Wild o imported makabuhay yung gamot pero flowers is the same time they are this is categorized flowers and herbal. This, itatanim ko siya ulit, bumadali na naman mabuhay. Yan, ililipat ko okay naman maulan, itatanim ko siya dito ulit. Kawawa naman. Then, ito rin kasi, ayan. Ito rin sila. Saka mga ito po. Bagong tanong ko po yan, ilipat galing po dun sa bahay. Bakasyonan ko sa bayo. Kumuha ako, saksaka ng dami doon. Ayan, dito natin itatanong mo sa... Maliit lang naman ito. Kaya okay na dito. Maayusin na lang natin pag nakakuha na tayo ng itak. Mamaya. Wala yung kapatid ko eh. Nakahihiram lang po ako ng itak. Kasi po, walang gamit. Actually guys, September lang kami dito. Malis kami doon sa city kasi sa Kalibo, doon po kami nakatira.
nag-al sa balutan kami noong September 20. Nag-decide na ako na umuwi na dito. Gawa po na ang daming positive ng COVID doon. Tapos that day, September 20, 6 o'clock p.m. magla-lockdown na po. Nagdali-dali po kami mag-al sa balutan. Nag-arkila po ako ng sasakyan. Dala yung mga gamit namin. Umuwi dito sa Altabas. Altabas Aklan po dito. 45 minutes travel from Caligo, the city of Aklan. There. Caligo International Airport. We have an international airport there. Caligo. Umuwi kami dito ng dalawang anak ko. Yan po. Ng dalawang anak ko. Tatlo lang po kami kasi sa bahay. Itatanim na po natin siya dito. Paano po? Ganyan na lang siguro. Hindi na natin tambakan yung kanya. Stock. Then, mamaya babalikan natin siya para lagyan po ng warden or guard. Itong isa natanggal ulit dyan kasi galing. Lilipat natin banda rito. Naayusin na natin guys. Okay, ganun siya. Tatalian natin ng tuwaan tali. Nice. Ayan na. Wala po. Stern. Kadikit na mga wind beams. Ayan siya.